Good morning guys, Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika. So for today, ang topic natin ay rewriting linear equations in standard form, which is AX plus BY equals C, and in slope intercept form, which is Y equals MX plus B, using the point slope form, which is Y minus Y sub 1 equals M times X minus X sub 1. So, paano ba yun? Simulan na natin. Example number 1. So, example number 1, we have M or slope is equal to negative 3, passing through the point 1, negative 4. So, paano ba natin siya isusulat into its slope-intercept form at saka ay slope-intercept form and standard form na gagamitin natin yung point-slope form. So, gawin natin to step by step. So, first step, kunin natin yung mga given. So, yung M natin ay negative 3. And then, yung point natin ay 1, negative 4 na kung saan yung first number, yung 1, ito ang ating X sub 1. And then yung ating negative 4, ito naman ang ating Y sub 1. So, yun lang. Ganun kasimple ang step 1. Step 2, susulat natin yung ating point slope form. Where, and meron tayong Y minus Y sub 1 equals M times X minus X sub 1. So, ganun lang kasimple yung step 2. Step 3, substitute the values of M, X sub 1, and Y sub 1. Ibig sabihin, yung Y sub 1 and tsaka X sub 1 sa ating formula, papalitan natin ng mga numbers. So, si Y, kopyahin, Y minus, si Y sub 1 natin, based sa given ay negative 4. So, negative 4 equals, si M natin ay negative 3. Then, parenthesis, kopyahin si X. Then, minus si X sub 1 ay 1. Yan, ganun lang siya kasimple. Now, fourth step, isolve na natin. Dito sa left side, ang masosolve natin yung double sign natin. Isisimplify natin by multiplying. Negative times negative ay positive. So, magiging Y plus 4 na siya. Then, equals, si negative 3, i-distribute natin by multiplying sa isang nasa loob. So, negative 3 times x ay negative 3x. And then, negative 3 times negative 1 ay positive 3. So, after natin isolve, pwede natin munang gawin yung ating standard form na AX plus BY equals C. So, ibig sabihin, si negative 3X, ililipat natin sa left side ng equation. Si 4 naman, ililipat natin sa kanan. So, si negative 3, once nilipat natin sa kabila, magiging positive 3X na siya. And then, based sa ating standard form, after ni X, susunod yung may Y. So, plus, so since positive to, so plus Y equals C. Yung mga constants natin. Nandito na sa 3. Positive siya. Hindi natin siya i-move. So, positive pa din. Si positive 4, ililipat sa kabila. So, positive, nilipat, magiging negative. So, minus 4. So, simplifying itong nasa kanan. So, kopyahin natin yung nasa kaliwa. 3X plus Y equals, so, 3 minus 4 ay negative 1. So, therefore, ito ang ating standard form. Okay? Now, paano naman natin gagawin ang slope-intercept form ng given? So, burahin ko muna yung given, yung nasa taas, kasi wala tayong space. Here. So, using tong ating standard form, pwede nating makuha ang ating slope-intercept form. So, kukopyahin ko lang yung standard form natin na 3x plus y
equals negative 1. So, para maging si standard slope intercept siya, kailangan y equals, tapos yung may x. So, si y daw ang maiiwan sa left. So, y, and then equals. So, si 3x, ililipat uli natin siya sa right side ng equation. So, positive 3x, nilipat, magiging negative 3x. So, pagkatapos ng x, plus b. So, yung constant natin. So, plus negative 1, or para hindi tayo mag-double sign, kung ano yung sign ni 1, yun ang gamitin natin dito. So, minus 1. So, therefore, ang ating slope-intercept form ay y equals negative 3x minus 1. So, ganun lang siya kasimple. Now, let's have example number 2. So, ang given natin, m equals 3 over 2 passing through the point negative 4, 3. So, again, ang first step natin, kukunin natin mga given at ililabel natin. So, ang slope natin, yung m is 3 over 2. And then, yung point natin ay negative 4, 3. Na kung saan, yung negative 4 ang ating x sub 1, ang 3 ang ating y sub 1. Okay? So, yan ang first step. Second step, isulat natin yung ating formula, yung ating point-slope form, which is y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. Okay? Next, third step, i-plug in natin yung mga values na m at saka yung may mga sub 1s. So, si y tsaka si x, y and x pa rin siya. So, kopyahin si y minus y sub 1 ay 3, kopyahin, equals m, ano si m? 3 over 2, kopyahin. Then, si x, kopyahin, minus si x sub 1 ay negative 4. So, negative 4. There. So, after nun, i-simplify natin. Mag-solve na tayo. Since may double sign dito, ito yung unahin natin i-solve. So, kopyahin yung nasa left side na y minus 3 habang sinosolve yung double sign na to. Kopyahin si 3 over 2. Then, negative times negative ay positive. So, magiging x plus 4 na yung nasa loob. X plus 4. There. So, anong next? So, yung next is, i-distribute natin si 3 over 2 sa bawat isang nandito. Okay? I-distribute natin siya by multiplying. So, kopyahin muna natin si y minus 3. So, y minus 3 equals 3 over 2 times x is 3 over 2x. Now, 3 over 2 times 4, i-multiply yung nasa taas. 3 times 4 ay 12, i-divide sa nasa ilalim, divided by 2 ay 6. So, plus 6. Now, yun na bang final answer? Not yet. So, ito, ililipat natin siya sa ating standard form. So, paano yun? Wala na naman tayong space, so buburahin ko muna to. So, we have, sa ating standard form, mauuna yung may x. So, si 3 over 2x, ililipat natin sa kaliwa. Again, kapag lumipat tayo papuntang kaliwa or papuntang kanan, ma-change yung sign natin. So, si positive 3 over 2, magiging negative 3 over 2x. Then, according sa standard form, yung susunod, yung may y. Ano ba yung may y natin? Y lang. So, we have plus y. And then equals, so equals c. Lahat ng constants, lahat ng numbers, yung walang letters, walang variables. So, yung nasa kanan, originally, si 6. So, kopyahin si 6. And then, si negative 3, ililipat natin sa kabila. Negative siya. Kapag nilipat, mag-change ng sign, magiging positive 3. Yan. So, simplify natin itong nasa kanan. So, we have your negative 3 over 2x plus
y equals 6 plus 3 ay 9. Ito na bang final answer? Hindi pa. Kasi si x natin, bukod sa negative na siya, meron pa siyang denominator. So, dapat alisin natin yung denominator natin. So, paano natin aalisin? I-multiply natin yung whole equation sa ating denominator, which is 2. And then, negative siya. So, negative 2. So, multiply natin siya isa-isa. First term sa negative 2. So, negative 3 times negative 2 ay positive 6 divided by 2 ay 3. So, meron tayo dito 3x. And then, si y naman by negative 2. Negative 2 times y ay negative 2y. Then, equals 9 times negative 2 ay negative 18. So, therefore, ang ating standard form ay 3x minus 2y equals negative 18. Okay? Now, paano natin ililipat to into its slope-intercept form? So, simulan natin. Okay, so, since napakalaki ng aking board, murahin ko muna to. Kasi ang gagamitin natin para makuha natin ang ating slope-intercept form ay ito na mismong standard form natin. Actually, pwede yung kaninang sinusolve natin. Pwede to. But then, since nakuha natin si standard form, ito na lang ang gamitin natin. Anyways, pareho lang naman ang lalabas na sagot. So, ang standard form ay 3x minus 2y equals negative 18. So, para malipat natin siya into its slope-intercept form, dapat y muna. So, that means si 3x ililipat sa kabila. So, si y lang muna yung nandito. Since negative siya, kopyahin natin, negative 2y equals si 3x positive, nilipat sa kabila, magiging negative 3x. Then, kopyahin si negative 18. There. Ito na bang sagot? Not yet. Kasi kailangan y lang siya. Kailangan maalis natin si negative 2 by dividing each term sa negative 2 para ma-cancel out si negative 2. There. So, negative 2 rin to. Pati ito. Negative 2 divided by negative 2 is 1, kaya siya na-cancel out, times y ay y, equals 3 divided by 2, hindi na pwede, but then yung mga signs niya pwede, negative divided by negative ay positive, positive 3 over 2x, and then negative 18 divided by negative 2 ay positive 9. So therefore, ito ang ating slope-intercept form. So, kung mapapansin nyo, eto rin. Dito rin siya nanggaling. So, kung eto siya, eto lang, there, parang nilipat lang natin si negative 3 over 2x sa kanan. So, if it's y equals, ilipat si negative 3 over 2x, magiging positive 3 over 2x, and then plus 9. Okay? So, either ito ang gamitin nyo, which is easier, but since ito na standard form natin, pwedeng dito rin tayo manguha para ma-rewrite natin siya into its slope-intercept form. So, ganun lang siya kasimple. Kung natuto kayo sa ating lesson for today, kung nakatulong to sa inyo, kindly give me a like para i-share ni YouTube sa iba. Okay? So, see you on my next video. Paalam!